Newly elected officers ng Marcos Loyalist Hong Kong, ladies and gentlemen, let's welcome to the stage our one and only Iron Rock Chinese. Magandang hapon po sa ating lahat po. Huwag na muna umalis yung mga tigakalinga. Pag iniwan nyo kami, wala daw kami kasama. Dito muna ho kayo. Happy anniversary, Marcos Loyalist! Hi, Pasi. Nandito pala si Madam Pasi. Yung misis po ni, ano, ni Dennis. Yung ating pong Marshall. Si Miss Pasi. Kasama ho natin nag-celebrate. Eto birthday pala niya itong ano, last week. Oo, meron pang may birthday rito. Mamaya tawagin natin yung mga may birthday. At saka kung birthday rin ninyo, taas nyo lang ang inyong kamay. Nagtanggal ako ng mask ha, kasi nahabol ko po yung aking ano, hininga kapag na nakamask ko ako. Sorry, Mr. Ali, ha? Total, nag-iisa lang naman ho ako rito. Magbibigay lang po ako ng kunting bode po para sa Marcos Loyalist Hong Kong. Actually, hindi ko inaasahan, no? Ang alam ko nga, hanggang doon sa may hagdan, meron tayong tao, kaso nga lang, medyo nagkakahigpitan. Medyo nagkahigpitan na naman po yung, ano, yung Hong Kong, kaya kailangan po natin mag-ingat. So, para naman po sa kaligtasan po ng lahat, kaya minabuti po ni Mr. Ali na putulin na po kaagad yung link. Pinutol po niya na maaga yung link para po hindi po dumagsay yung napakaraming tao. Kasi actually po, kung hindi ho naputol yung link na maga, marami ho tayo ngayon, maraming ho tayo ngayon. Kaso nga lang po, nagbago po yung ano, yung health protocol po ng Hong Kong dahil dumami na naman daw. So wala ho tayong magagawa. Anyway po, magbigay lang po ako ng kunting pong patalastas doon dito po sa ating pong ano po, kasamahan, ang Marcos Loyalist Movement, kung paano po binuo ang Marcos Loyalist Hong Kong. Ang gaganda nyo naman pala. Pag naka-makeup kayo. Babaeng babae pala kayo pag naka-makeup kayo. Akala ko kasi magkakatulad tayong lahat. Alam mo ninyo, akala ko may mga gown. Asan may mga ka-gown? Meron ba? Ayun, nakakita ko ng isa. Nasaan yung iba? Nakatago pa. Kasi po, pinag-uusapan yung gown na yan nung last week. Sabi, magbibigay lang ako ng kunting kwento tungkol sa gown. Ako din, nagsukat po ng gown. Ayun yung maniwala. Nagsukat ako ng gown! Tapos, akala ko po nasa Hollywood po ako. Ang ilan po rito nakarinig na po yung kwento ko po ngayon. Tapos, habang pong lumalaka doon, pahawakan mo nga muna to, darling. At hindi ako makapagkwento ng mahusay. Kasi with action yun eh. Tapos, nagsukat daw ako si gown. Kasi nainggit ako dito sa mga babaitang ito eh. Pinag-uusapan yung gown. Tapos, ano, nagsukat daw ako ng gown. Akala ko po'y nasa Hollywood po ako. Kasi, di ba, ang nakatingkay ang dapat na naglalakad. Pero hindi po eh. Habang naglalakad daw ako, pa ganun. Nakita ko po yung sarili ko po. Parang naging ano, ano ba yung pangalan nun? Si Leonardo. Si Leonardo. Namula sa luluban ng putik kasi nakita ko doon sa may salamin. Nasira to na yung pumada ko eh. Alam mo ninyo, natutulog ako noon. Ayaw ko na akong gumising sana eh. Kasi pag gising ko, akala ko, siya ako na nga pala yung ano, nasa Hollywood. Yung pala, si Nardong Putik pala yung napaginipan ko. Ay, ayaw ko na akong managinip ng tungkol sa gown na yan. At hindi ko na akong asamin. Anyway, punta po tayo doon sa history po ng ano, ng Marcos Loyalist Hong Kong. Dati po, ang Marcos Loyalist Hong Kong ay inspired by Senator Aimee Marcos. Kasi po, last 2018, November 25, nung last na pumunta si Senator Aimee Marcos, governor pa siya that time, naka-uniform po ako ng Marcos Loyalist Hong Kong. Pero sarili ko lang gawa nun. Kasi Marcos Loyalist po talaga ako since 16 years old. Doon pa po sa Laguna. Tiga Laguna ka, friend, di ba? Kasi sa Laguna ho, nandun po yung mga grupo po ng APO.
At talaga po sa Laguna po, mga Marcos yan. Mga Marcos Loyalist, tanong nyo kay Ma'am Baby. Kasi talaga, taga Laguna po yan. Pag nagpupunta po si Miss ano-ano doon, si Miss Aquino, teka si Hinango, si Miss Aquino, pag pumupunta po doon, pagkamatay po ng tatay niya, ay nagdadadrama po doon sa ano, sa plaza po ng Binyan. Alam mo ninyo, parang ano, sa, kung pwede nga lang, talagang gusto na namin batuhin para lumayas na po siya kasi nagdadrama po siya doon at nag-iiyak siya po, no. At noon pong si Tatay Maoy ay pinatalsik. Nung, baka hindi pa nyo nalalaman dito na si Tatay Maoy po ang history, kinidnap. Hindi nyo alam, no? Alam na ninyo. Very good. Loyalist na po kayo. Nung siya po ay dinala ko sa Hawaii at pilit ho na yung mga EDSA Revolution that time ay gustong pasukin ng Malacanang. Isa po ako sa naglakad mula Binyan, Laguna to Malacanang para depensahan po si Tatay Maoy. Ganun ho ako katinding loyalista. Kaya hindi po ako nagbago ho ng kulay. May mga nagpapatulong ng mga kandidato. Pero hindi ho ako nagbago ng kulay. Hindi ko isinuot kailanman ho yung ano po nila. Yung t-shirt po nila o whatever. Talaga hong parang hindi ko kaya. Susuporta po ako. Pero hindi ko po i-concentrate yung kandidatong yon kung hindi lang naman ho si Marcos ang magsasabi. Kasi loyalista po ako ng Marcos. Hindi ho katulad ng iba na sa ngayon, Marcos siya, kinabukasan, kay Pilato naman, at kay Marites naman siya next time. Hindi po, kasi puro Marcos po ako. So, yun po, pagkatapos po ng pumunta ho ni Senator Amy Marcos dito, ang sabi po niya sa akin, ay ma'am, ang sabi po niya sa akin, Len, why not be a leader? Sabi niyang ganun. Magandang hapon po sa mga bagong dating. Pagkatapos sabi kong ganun, ay ma'am, sabi kong ganun sila na lang. Sabi kong ganun, sila na lang kasi ang dami-dami kong ginagawa kasi negosyante ho ako. Sa aming mga negosyante po, time is gold. Di ho ba? May mga negosyante ho sa akin dito. Mga nag-online, mga ano. Wala negosyante rito? Ayan, marami naman pala. Marami naman pala. Maski nagtitinda lang ng money, ay negosyante po yun. So, nung pumunta, sinabi ni ma'am na yun, sabi kong ganun, inisip-isip ko, tapos sabi kong ganun, okay, baka pwede nga. So, sabi ko kay Roger Tagudin, sabi ko, buuin ko talaga itong Marcos Loyalist Hong Kong, are you with me? At yung ating pong best friend, na si Roger Tagudin, hi, magandang hapon, ito may mga kapatid po natin sa BBM United. Tapos yun nga po, sabi ganun, okay, don't worry, I will support you, friend. Sabi ho niyang ganun. Tapos okay, nabuo po ang Marcos Loyalist Hong Kong. Pero, pagkatapos ho ng 2019 OAB, iniwan na po kami lahat. Iniwan na ho kami lahat at halos po ang pioneering ko po, si Dolce Awakay na lang. Where's Dolce Awakay? Si Dolce Awakay na lang po yung natirahong kasakasama ko. At syempre, nandiyan si Roger Tagudin na umaalalay ho sa akin. And here's Susan Niduasa. Sabi ni Press Susan Niduasa, no worries. Tutulungan ko kayo, gagabayan ko kayo, at hindi ko kayo pababayaan. Buuin natin, tayo natin ito. Sabi nga ni Susan Niduasa. That's why nagpatuloy po ang Marcos Loyalist Hong Kong. At nandito si Beth at saka si Lily. Sila po yung pioneering. And then si Jensek Victoria. Ay, ayaw pa rin siya ng Victoria. Jensek Vicky. At saka si Honey Let. So sila na po yung mga kasama ho namin. So ang ginawa ho namin, ginamit ho namin ang social media para ma-widen po ang Marcos Loyalist Hong Kong. Umakyat ho kami ni Awakay sa bundok ho ng Apayaw. Sino po taga-Apayaw rito? Walang taga-Apayaw? Ayan. Actually, si Iglo ang isang nagano sa amin sa Apayaw. Umakyat ho kami sa bundok ng mga kulot na ang gagandang mga tao. Ang gaganda ho ng mga mata po nila. Ang kikute ng mga bata ko sa Apayaw. Umakyat ho kami ni Awakay doon.
namigay ho kami ng mga kaputi at saka yung mga ano, chinelas po ng mga mag-aaral ng Apayaw. Kaya po ang ate hong nabigyan dyan sa Apayaw, 500 po na student yung ate hong nabigyan. Ginamit ho natin ang ating social media, ginamit ho natin charity po. Sorry po, nag-stammer ako, tigulang na ho tayo. Kaya minsan nag-stammer na ako. Ginamit ho natin yung charity. Upang pong ano, kasi dumaan ho kami kay Ma'am Senator, kaupo lang niya sa Senator that time, dumaan kami ni Awakay para ipaalam sa kanya na ang Marcos Loyalist Hong Kong ay gagamitin po namin mag-charity. Kaya po ang ginamit ang Marcos Hong Kong Loyalist upang mag-charity, nakilala po ito sa social media. Ang Kidapawan, nilindulang Kidapawan, Marcos Loyalist po, nagpadala po niyan ng tulong. Noong pong pumutok ang Taal Volcano, nagpadala rin ang Marcos Loyalist po diyan. Tayo po ay nakapagpadala ng marami hong tulong at paulit-ulit sa Cagayan Valley. Noong pong binaha po last 2021 yung Ulysses, nagpadala uli ho tayo sa Cagayan Valley, sa Tumawin Isabela, sa Itiagi Isabela, at saka sa Santiago po, and also po doon sa Marikina, Rizal, yung pong buong kamay nilaan po, hindi ho nagpabayaan Marcos Loyalist sa Hong Kong. That time po, sumahod po ako ng aking YT na mahigit 100,000 peso. So, ibinigay ho natin lahat yan. Nireborn ho natin yung Nutriban at ibinili ho natin lahat ng Nutriban. Ibinigay ho natin lahat sa mga nabaha. Kaya po yung nagating po ng Marcos Loyalist Hong Kong ay hindi lang po dito, kundi talaga pong Luzon, Visayas, Mindanao po, natulungan po ng Marcos Loyalist Hong Kong. Binagyo po ang Surigao. Marami po tayong napadalhan po dyan sa Surigao. May mga individual po tayong natulungan, yung mga bahay po nila, nabagyo. Meron po dyan single parent, apat po ang anak, tinulungan po natin mabigyan ng bubong. Ganun din po doon sa, sa namang party yung mga malalambing na tao. Bacolod, ba't inangkin nyo na lahat? Sa Bacolod po. So lahat po dahil na rin po sa tulong din ng mga iba pong mga loyalista. At saka syempre, nagpapasalamat po ako yung ating pong heart of charity na siya po talagang pinagagalingan po ng ating charity, yung pinakamalaking halaga nalilipong ho natin ay nagmula po kay Mr. Kim. Hindi nyo kilala si Mr. Kim. Si Mr. Kim po yung aking sweetheart. O akala nyo single ako, no? Kasi kung single ako, dapat doon pa ako namili. Pero hindi. Okay, si Mr. Kim po, siya po yung nagagawa po ng mga maleta natin. Yung second hand po ng maleta, kung sira yung gulong, pinapalitan lang niya. At ang benta ho ng maleta, nilalagay ko lang sa charity. At syempre, yung ating company. Yung aking company, The Jeremy's Trading, 10% from The Jeremy's Trading income ay nilalagay po sa charity po at pinapasok sa Marcos Loyalist Hong Kong. At syempre, yung mga tulong ng mga officers. Kasi ang mga officers tumutulong din po. Like, Bike Brilliantes po. Yung mga, may mga tatak na mga pinaglumaan ho ng kanyang amo. Pati yata, may pangalan na tibak, binaba mo na.